Ayan, so welcome to another vlog. So we're now in vlog number 28. So for this vlog, I am going to discuss to you about the week 2 topic in third grading in mathematics. Ang topic natin ay patungkol sa, so eto yon, writing rules for sequences. Ayan. So hindi ko na i-discuss ang lahat ng nakalagay po dito. So start na agad po tayo dito sa learning task 1, okay? So, dahil wala tayong oras talaga para makapag-vlog ng maayos, so dito na po tayo agad. Ayan. So, for this, learning task 1, for this. So, sa ating learning task 1, the direction is supply the next three letters, figures, symbols, or combination of numbers and letters in the following patterns. So, kung makikita nyo naman yung number 1, A, C, E, G, I. So, ito ay parang common sense or sabi nating diskarte natin. Depende sa diskarte natin, kumbaga. So, makikita nyo, A, di ba sa alphabet, ang sunod ng A ay B. Pagkatapos ng B ay C. Sunod ng C ay D, sunod ng D ay E. Kung makikita nyo, parang nilalaktawan siya ng isa. Instead na isulat yung B, naging C na. Instead na sunod ng C ay D, ang ginawa ay E. So, ibig sabihin, maaaring ang sagot dito, I, G, I. Anong sunod ng I? H, I, J. J ang sunod. Ang kasunod ng J ay K. So, ibig sabihin, ang sagot dito ay K. Sunod ng K ay is, K, L, and then next is M. Kasi lalagpasan ng isa. And then M, N, and then O. So, ganyan lang po. So, dito naman sa number 2, Z, Y, X, W, V. Kung makikita nyo, parang baliktad siya, di ba? V, W, X, Y, V, W, X, Y, and then Z. Baliktad siya. So, pwedeng ang sagot nyo dyan is pabaliktad. Ano ba yung mga dapat mauna bago yung Z? O bago yung V, ano dapat? So, A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q, R, S, T, T, U, V, S-T-U-V. So, ibig sabihin, U, mahirap siya, S-T, so S, diba? S-T-U-V-W-X-Y-Z. So, mali lang yung sulat ko. Dapat, dahil siya ay small, dapat is small din. Okay po. So, ayan. Ayan. So, parang sinasagutan ko ng ating learning task ko. So, ganyan po ang gagawin nyo. Didiskartehan nyo po kung paano po dapat, ano yung pattern or sequence na ginawa po dito. Okay po. Dito naman tayo sa learning task 2. Sa learning task 2, study the pattern and encircle the number that will complete the sequence. Ayan. Tingnan natin. 68, 70, 72. Ano kaya ang sunod ng 72? So, bibilugan lang po natin dito. So, halimbawa, bibilugan ko. Ayan. Ang sunod, para sa akin ang sunod ay 74. Ayan. Ayan, so nabilugan ko na. So para sa akin, ang sagot, ang sunod dyan ay 74. So ganyan lang po. Halimbawa dito naman, 55, 60, 65. Anong sunod ng 65? Kung parang nagdadagdag lang naman siya ng 5, so ibig sabihin yan ay 70. Okay po? Ayan. So ibig sabihin, ang bibilugan ko dito ay 70. So ganyan lang po ang learning task 1 and then learning task 2. Dito na po tayo sa learning task 3. Sabi sa learning task 3, find the next 3 term, then write the rule for finding the nth term. So, ibig sabihin, dalawa po ang gagawin natin. Isusulat natin ang next 3 term and then isusulat pa rin natin yung rule. So, dalawa po. So, halimbawa sa number 1, 10, 15, 20, 25. Anong sunod ng 25? So, that is 30. Next ng 30 is 35. Next ng 35 is 40. Now, ano yung rule? Makikita nyo dito sa pattern, I mean dito sa sequence na to, na parang nagdadagdag lang siya ng 5. Tama? Parang ganun lang. So, balikan natin itong discussion. Ito po yung nakalagay. So, ikakopy ko lang po ito. Ayan. Ikopy ko lang yan. Kasi yan po yung rule eh.
Ayan, kung kayo ay magsasagot, ang gagawin nyo, isusulat nyo po. Ayan. So, halimbawa, ganyan. Napakahaba po ng rule. Ayan, tanggalin ko na to. Wait lang po, ha? Masasagasaan yung number 4. So, basta ito yung rule. Halimbawa, isusulat ko yung rule. Every term after the first is obtained by adding, hindi po 3. Kasi, di ba, 5 yun. So, ang gagawin natin is 5 na po. So, by adding 5 to the number preceding it. So, ganyan na po ang magiging rule. Okay po? Pwede nyo pong kopyahin yung nasa, ano, nasa discussion. And then, palitan nyo lang kung ano ba yung dinadagdag or binabawas. Ganun po. Dahil dito nagdadagdag siya ng 5, kaya by adding 5. Yung nagbabawas yan, so by subtracting 5. Okay po? Ganyan lang po ang gagawin natin sa learning task 1, 2, and 3. Okay po? Eto. 2, 5, 8, 11. Kung makikita nyo, nagdadagdag pa rin po yan. So, balikan lang po natin itong rule na to. Itong mga rule na naandito. Itong discussion na naandito. Ayan po. So, ang gagawin nyo lang naman is the next 3 terms and then itong rule. So, wala itong end term rule. Okay po? Ayan. So, ganyan po ang halimbawa sa learning task 3. Now, dito tayo sa week 2 activity sheet. Ito ay mga figure. Kung makikita nyo, ang first figure, ito, ang arrow ay sa baba. Next, napunta dito. Parang ang, ano niya, ang movement niya ay counterclockwise. From here, nagpupunta dito, tapos ang next ay nandito. Tingnan nyo po, nandito na yung drawing dito, sunod ay dito. So, kung isipin natin, ano kaya ang next nito? Diba? So, ang magiging next nito ay ganito po ang itsura. So, ayan po. Makikita natin, ayan. So, ang magiging itsura ng sunod ay ganito. Kasi, di ba, una dito yung, ano niya, opa, mula dito sa, tawag dito, sa vertex na to, nandito. Ang sunod ay nasa baba na niya. Ito, dito na yung vertex. Ayan po, o, ayan, dito siya. Tapos, ang pangatlo niya, yung dito, naging nandito na naman sa gilid. Ito na po yun, o. So, ibig sabihin, babalik doon sa unang vertex dito, katulad nito. Ang pang-apat. So, kaya ganito po yung naging itsura niya. So, dito naman sa number 2, tingnan nyo. Clockwise ito. Itong parang crayon. Tapos, naging pahiga. Ayun, tapos naging patusok na dyan sa baba. So, ano ang next niya? Parang clockwise po ang kanyang movement. Ayan po. So, dito naman tayo sa letter B. Write the next 3 terms. So, katulad lang po ng learning task 3. And then, may rule po siya. So, halimbawa po ito. 11, 21, 31. Kung makikita nyo, nagdadagdag ng 10. Kasi 11 plus 10, 21. 21 plus 10, 31. 31 plus 10 is 41. So, ibig sabihin, ang sunod dito ay 51. Kasi nagdadagdag lang siya ng 10. Tapos, ito ay 61. And then, ito ay 71. Pero, ang sabi lang naman po dito, next 3 terms. So, nasobrahan po ito ng... Tama ba? Or, ang sinulatan ko ang mali. So, dito dapat ay 61. Dito yung 71. Ayan, ayan po. So, ayan na yung next 3 terms. So, anong rule dyan? Ayan. So, kopyahin natin yung kanina. Ito lang naman ang isusulat nyo lagi. Every ganito. Halos ganito lagi. Okay po? Ayan. Sulat ko dito. Maglalagpas na naman kasi ito eh. Kasi... O, diba? Liitan ko. E, paano ba? Tama na yan. Halimbawa, ano ko na lang. Ayan. So, ang rule dito sa number 1, every term after the first is obtained by adding, hindi po 5 ha, magiging 10 na siya. Kasi, diba, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, parang nagdadag lang siya. Nagdadagdag lang siya ng 10. Kaya, by adding 10. Okay po? Hindi by adding 5. So, nababago lang po dyan kung ano yung ina-add or sinasandra kung nag-minus man. So, ganyan lang po siya kadali. Okay po? Kailangan nating pag-isipan ng maigi. Okay po? So, ganito lang muna ka-exe ang ating vlog for today kasi nga masyado tayong busy. Sinisingit ko lang po itong ating week 2. So, sana po ay naunawaan niyo po kahit na masyadong mabilis ang aking discussion. So, yun lang po. Maraming salamat.